para meron tayong ebidensya. So ang aking pintuan ay ipapalit ko sa pintuan nila dahil binakbak ko eh. Nandito ako sa Tres Terraces Condo, Lagro, Fairview, Manila, Philippines, Quezon City. So gagawin, babakbakin to, the whole door ko, tapos ililipat doon sa pintuan niya, ayan. And then sana magawa ng engineer to kasi nga medyo patalbog na lahat ng pera ko, pati yung pearl ko na 100,000 na wala na rin. So wala na rin ang mag-ama ko, ang anak ko, ang asawa ko, ayaw na akong kausapin at higit sa lahat ayaw na niyang ipakita yung mga bata sa akin. So ang dahilan dito, ito babakbakin to, ililipat doon sa kanila kasi nagagalit yung mami nung may-ari nung condo sa kabila. So ayun, para walang gulo, ililipat to. So tingnan mo naman, mukhang mas magandang hood ng pintuan ko compare sa pintuan nila. So ayan, mas maganda ang kinabukasan ko kasi hindi ako sinungaling compare sa mga nagsisinungaling na mga nag-aaral ngayon na mga estudyante na kung tatanungin mo, hindi naman makasagot kasi walang alam ang utak kundi mag-hotel araw-araw. Ito lang sabi ko sa inyo, pag nag-aral kayo ng college, alisin nyo ang kalibugan sa inyo ha. Hindi panay lang ang hotel, tapos panay lang ang sirit ng titi, tapos ayun, pag nagkaroon kayo ng kalaban, kukunin lahat ng sperm nyo. So ayun, ito, ipapalit ko tong pintuan, sasabihin natin kay engineer na babakbakin, ililipat doon kasi wala akong pangbayad ng the whole door talaga. So ayun, aalisin tong number, ililipat doon sa kabila. Ganyan ang buhay ko sa Cotabato City, Mindanao, na wala akong tirahan doon. Bukas, ahagis sa akin yung mga karton ng damit ko at maglilipat na ako ng ibang bahay. And then, dahil nga nagpo-proceed talaga ako mag-aral, ang nangyayari noon, hindi ako lumalaban kahit tinahagis nila yung mga karton sa akin at kahit tinampas-hampas ako ng dos por dos at kahit hinuhubaran ako sa likod ng bahay. Ito na masabi ko sa contractor, perpetrators, people, and handler. Sinasabi ko sa inyo, hindi nyo ako matataga ng ganung kadali. So ngayon, ililipat ko to, then wala na naman din ang asawa ko, and I don't care about my husband. Simula pa noon sa Caloocan, gusto ko na makipaghiwalay sa kanya. Sobra sa lahat ng pinagdaanan ko sa Caloocan, sa sama ng ugali ng mga tao sa Caloocan. Huwag na sila magpakita sa akin kahit kailan dahil hindi ko sila kailangan. So ito, ililipat to, kailangan to ng working permit. And ililipat doon habang nandito yung teenager dito na nakatira. So ayun, wala akong ibang bahay. Ito lang ang bahay ko, yung condo. Mukhang babanatan pa ako nung nanay. So ayun, papunta na kami sa office ngayon. So tingnan natin kung anong sabunutan at kung anong yugyugan or tadyakan na mangyayari. Pero ikokontrol ko ang sarili ko kasi galing pa ako ng simbahan. And tingnan mo naman ang damit ko. So ayan, there's no safe place to all targeted individual out there. Take care always everyone. At nung parating ako dito, palipat-lipat pa ako ng commuter na sinakyan and gumastos pa ako ng pamasahe and papunta na ako ng UP bukas and mauubusan ako ng pamasahin. 300 pesos ang pera ko dito sa wallet. So babakbakin natin ngayon to. Kasi gusto ni mami kunin yung buong pintuan ko. Tingnan mo naman ang kahoy. Hindi ko babakbak yung pintuan doon sa may CR kasi ayoko mag-CR na nakikita ng mga anak kong puwit kong puhay ko sa CR. So ayun, at ayoko samahan nila ako sa CR dahil kaya ko mag-adult diaper mag-isa. So ayun lang, I just wanna do a documents.